Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ako po ay si Teacher Anne. Gusto niyo bang maglaro para ma-relax ang isipan? Ngayong umaga ay maglalaro tayo ng scrambled letter, Going Better. Anong salita ang inyong nabuo? Tumpak, magaling. Ano ang nasa isipan ninyo pagkatapos niyong mabuo ang salitang crab mentality? Ang crab mentality ay isang pag-uugaling hindi maganda. Ito'y inahalintulad sa isang talangka na hinila ang kapwa talangka upang hindi makaakyat sa itaas. Ang pag-uugaling ito ay nag-uugat sa pagkainggit o kasakiman dahil hinihila pababa ang kapwa sa pamamagitan ng paninira o paggawa ng masama dito upang hindi magtagumpay. Sinasabing ang mga Pilipino ay may ganitong pag-uugali na inggitera o may sinasabing crab mentality, kaya hindi tayo umunlad bilang isang bansa. Marami raw sa mga Pilipino ang hinihila ang mga kapwa Pilipino na nasa mataas na posisyon o kalagayan upang umangat o kaya naman upang magsama-sama sa di magandang kalagayan sa buhay ang lahat. Mayroon raw sa mga negosyanteng Pilipino ang sinisiraan ang kalaban sa negosyo upang buminta ng malaki o kaya naman ay may mga politikong nagsisiraan sa panahon ng eleksyon. Isulat sa loob ng kahon ang inyong mahalagang kaisipan sa pagbigay ng solusyon sa pag-uugaling crab mentality. Ang paksang tatalakay natin ngayon ay ang relasyong magkapatid. Sinasabing ang dugo ay mas malapot kaysa sa tubig, o likas sa tao ang pagpapahalaga sa pamilya. Subalit di maiwasan na hindi magkaroon ng lamat sa isang relasyon tulad ng magkakapatid. Alamin natin sa kwento ni Cain at Abel sa Genesis chapter 4 verses 1-16 kung ano ang nakasisira sa isang relasyon at iugnay ito sa aralin sa ibong adarna at sa sariling karanasan. Si Cain at Abel. Kinailangan ni Adan at Eva mamuhay ng walang malapit na tulong mula sa Diyos. Sila ay nagtanim ng butil at inantay ang butil at prutas na mamunga. Gumawa sila ng bahay, panablas sa init ng araw at sa ulan. Si Eva ay nagkaroon ng munting bata, siya ay tinawag nilang Cain. Kinalaunan, si Eva ay nagkaroon ulit ng isa pang lalaking anak na tinawag nilang Abel. Siya ay lumaking malakas, ngunit imbis na magtrabaho sa bukid, si Abel ay naging pastol. Siya ay nagbabantay sa mga hayop na inaalagaan ni Adan at Eva para pagkuhanan ng gatas at lana. Tila lahat ng bagay ay masaya at mabuti. Ang mga anak ay parehas na naghanda ng makakain. Cain, para saan ang mga pagkain na iyong daladala? Ang iba ay para sa hapunan, ang iba ay para sa Diyos. Ah, napakabuting ideya. Iyan ang nais ng Diyos. Magpapasko uli ng isa pang tupa, Abel? Hindi po, Itay. Ito ay para sa Diyos. Ito'y magugustuhan niya. Ito ang pinakamaganda nating tupa. Napakabuti ng ating mga anak. Inihanda nila ang pinakamaganda nilang tanim at alaga para ialok sa Diyos. Siguradong matutuwa ang Diyos. Magiging maayos ang lahat. Hindi naman siguro mag-aabala ang Diyos kung kumuha tayo ng mga pinakamagandang prutas at gulay. Rin naman ay inantay ko ng ilang buwan. Ang tupo ba na iyan ay ang ating hapunan? Hindi, Cain. Ito ay para sa Diyos. Ito ang pinakamahusay kong tupa. Paano ba ako ginagaya? Kinokolekta ko ang pinakamaganda kong tanim para ibigay ko sa Diyos. Sa susunod ka na lamang magbigay ng paghahandog, sa akin dapat ang karangalan ngayon. Di ko maaaring gawin yon, Cain. Dapat may handa agad ang karne nito upang hindi masira. Siguradong matutuwa naman ang Diyos sa parehas nating handog. O siya, sige na nga. Basta tingin ko, masugustuhin ng Diyos ang aking handog. Nais ni Abel na ibigay sa Diyos ang pinakamahusay niyang tupa. Ngunit ayaw ni Cain ibigay ang pinakamaganda niyang tanim.
tinanggap ng Diyos ang handog ni Abel. Kain, ano ang iyong ikinagagalit? Bakit ka nakayuko? Ikaw ay aking tatanggapin lamang kung gagawin mo ang tama. Ngunit kung ang mali ang iyong pipiliin, kasalanan ang sisira sa iyo. Dapat mong matutunang pagtagumpayan ang kasalanan sa iyong buhay. Ngunit di makontrol ang kanyang galit at maya-maya lamang siya ay magkakasala. Abel! 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 Halika! Ipapakita ko sa iyo. Ano yun? Halika! Shhh! Huwag kang maingay! Baka magising si ama at ina. Kain? Kain? Kain, nasaan ka? Kain? Kain? Di madali, di ba? Pag-aalaga ng tanim para sa ating pamilya. Di tulad mo na nakaupo lang at nagmamasid sa mga hayop. Ah! Ano itong ginawa ko? Kain, nasaan ang iyong kapatid na si Abel? Ewan ko, ako ba ang tagabantay sa aking kapatid? Ano ang iyong ginawa? Ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay dumadaan sa akin mula sa lupa. Ngayon, ikaw ay may sumpa. Panginoon! Panginoon! Itong lupa kung saan dumadaloy ang dugo ng iyong kapatid ay hindi na muli mamumunga at ikaw ay magiging palaboy at hampas lupa habang buhay. Panginoon! Oh Diyos! Ang iyong parusa ay higit pa sa kaya kong akuin. Ako ay ilalayo mo sa aking tirahan at pamilya. Sa iyong harapan, magtatago ako. Ako ay magiging palaboy. Papatayin ako. Kung sino mang makakita sa akin. Kain, walang pipinsala sa iyo. Ikaw ay lalagyan ko ng tanda. Kung sino man ang papatay sa iyo, ay parusa ng 7 ulit. Iniwan ni Kain si Adan at Eva at siya ay umalis sa presensya ng Diyos. Sagutin niyo ang mga tanong. Una, ano ang dala na handog ni Kain sa Panginoon? Pangalawa, ano ang dahilan sa pagpatay ni Kain kay Abel? Ngayon naman, basahin natin ang kwento ni Ibong Adarna. Sa tulong ng ermitanyo ay nagtugumpay na mahuli ni Don Juan ang Ibong Adarna at nailigtas mula sa pagiging bato ang kanyang mga kapatid na sila Don Pedro at Don Diego. Naging masaya ang muling pagkikita ng magkakapatid, subalit lingid kay Don Juan, isang maitim na balak na pala ang inihanda pa sa kanya ni Don Pedro. Hindi natanggap ni Don Pedro ang mapahiya sa buong kaharian kapag bumalik na sila at malaman ng lahat na si Don Juan ang nakahuli sa Ibong Adarna at sila si Don Pedro at Don Diego ay nailigtas lamang ni Don Juan. Sinabi ni Don Pedro kay Don Diego na patayin nila si Don Juan, subalit hindi pumayag si Don Diego. Pumayag lang ito sa mungkahing bugbugin na lamang nila ang kanilang bunsong kapatid at saka iiwan sa malawak na kaparangan sa gitna ng gubat. Yun na nga ang nangyayari. Pagkatapos bugbugin si Don Juan ay iniwan nila halos walang buhay at umuwi sila Don Pedro at Don Diego sa Berbania. Dala ang Ibong Adarna. Gayunpamay, hindi na lubos nagtagumpay sina Don Diego. Dahil hindi na umaawit ang Ibong Adarna kaya't hindi gumaling ang hari. Samantala, isang misteryosong matanda ang tumulong at nagpagaling kay Don Juan. Nang magaling na umuwi siya sa Berbania at saka doon na umaawit ang Ibong Adarna. Ikinukwento ni Don Juan sa amang hari ang kataksilang ginawa ni Don Pedro at Don Diego sa kanya. Pagkarinig ng hari sa awit ng Ibong Adarna, ay kaagad gumaling ang hari.
Pinarasahan ng hari si Don Pedro at Don Diego, subalit si Don Juan mismo ang nakiusap sa hari na patawarin ang kanyang dalawang kapatid at bigyan ng pagkakataon na mabago at pinagbigyan naman ito ng hari. Kanino mo maihahalin tulad si Cain sa mga anak ni Haring Fernando? A. Don Diego. B. Don Pablo. C. Don Juan. At D. Don Pedro. Ngayon naman, ating iuugnay ang dalawang kwento sa ating sarili. Una, kanino mo nakita ang iyong sarili kay Abel ba o kay Cain? At bakit? Pangalawa, ano ang inyong kahinaan bilang isang kapatid? At bakit? Pangatlo, paano mo pagtibayin ang relasyon mo sa inyong kapatid? Bakit? At dito nagtatapos ang ating talakayan. Hanggang sa muling pagkikita,